Merong isang elepante dito na buwan-buwan daw eh parang hinihimatay. Ang suspecha nila dito, kulang siya sa vitamins, kulang siya sa calcium, meron siyang sakit na hindi pa nila nalalaman. Kaya ito yung habang kumakain kami ay naghahanda ng sticky rice at dinalagyan ng mga vitamins at saka cod liver oil, turmeric. Tulad ng karamihan sa mga elepante sa sanctuary, dati rin siyang working elephant. Isa siya sa mga naglalakad sa kalye habang may sakay ng mga turista sa kanyang likod. Pero dahil masyado na itong matanda at hirap ng magtrabaho, kusa itong pinarescue ng nagmamay-ari sa kanya at dinala ng grupo ni na Catherine sa sanctuary. Ang kwento niya ay matanda na siya. Medyo pumapayat na kaya nag-start sila magbigay ng vitamins na ito. Sa simula nun, nakita nila na medyo lumalakas na siya. Mas nakita ko kung gaano kahalaga ang papel ng mga mahout sa buhay ng bawat elepanteng nakatira sa sanctuary. At dahil ang mga mahout tulad ni Fidam ang araw-araw nakasama ng mga elepante, sila ang nagsisilbing kaibigan, kapatid at magulang ng mga endangered o nanganganib ng maubos na Asian elephants. And to build the trust, you need hours and hours of bonding with them. Kaya nga, voice command lang, actions lang, napapasunod nila yung mga elepante. Pero, hindi by force, but by trust. Marami tayong natutunan, ano? Bago matapos ang araw, kasama ang iba pang volunteers na turista, may pinuntahan pa kaming isang lugar. So, pagkatapos sa mga mahigit 30 minutos na pagbiyahe dito, handa na kami magputol ng saging. Pero itong mga saging na ito ay papakain natin sa mga elepante. Yung isang puno ng saging na yan, katiting pa lang yan sa diet na kailangan nila, no? My wish for the captive elephants in Thailand is for the tourists traveling to Thailand and spending their money in Thailand to realize they have the power to really make a positive difference. The Thai people are only supplying what they think the tourists want. Tuwing tag-araw, sanay tayong bumisita sa mga lugar na hindi pa natin nararating. Pero ang pagiging turista hindi nagtatapos kapag nakita na natin ang mga bagay, lugar o hayop na gusto nating makita. Dapat ay magsilbi pa lang itong simula ng kagustuhang tumulong at maging parte ng pagbabago. Sa ganitong paraan kasi, nagiging mas makabuluhan ang tag-araw.